Maaari nang isumbong ng publiko sa Mega Task Force ng Department of Justice ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayon kay Justice Undersecretary at Spokesperson Emeline Aglipay-Villar, ito ay dahil bukas na ang kanilang tanggapan sa mga suplong na may sapat na basihan. Maaari anya maging testigo ang magsusuplong oras na may maisampa ng kaso laban sa opisyal ng gobyerno. Una rito, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang DOJ na lawakan pa ang investigasyon dahil talamak pa rin ang korupsyon sa gobyerno. Ang publiko po ay maaaring magbigay ng mga tips o mga complaints o kahit ano pa mang impormasyon tungkol sa mga aligasyon o aktibidades na illegal at korup na mga aktibidades sa mga ahensya ng gobyerno. At kung sila po ay merong personal knowledge, meaning sila po mismo nakakita, nakarinig ng mga korup na activities na nire-report nila, maaari po silang tawagin bilang witness. Kung sakali po magpa-file ang kaso doon sa mga tao pong isinumbong nila. Sakali man anyang tagot ang titestigo, maaari naman silang ipasok sa Witness Protection Program. At kung natatakot naman po silang lumapit dahil natatakot sila baka yung mga sinumbong nila ay gaganti sa kanila at nanganganib sila para sa sarili nilang seguridad, ay ang Department of Justice Witness Protection Program ay proprotektahan po sila, kaya huwag po sila mag-alala at hindi po sila pababayaan ng Department of Justice. Tulad na rin po ng mga nag-whistleblower sa Bureau of Immigration na pinoprotektahan din po ng Department of Justice Witness Protection Program. Magpupulong muna anya ang task force para maglatag ng mga kategorya kung paano sasalain ang reklamo ng taong bayan. Maaari kasi anyang ang iba ay pawang mga chismis lamang. Kabilang sa mga target na uunahing imbestigahan ay ang PhilHealth, Department of Public Works and Highways, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at iba pang sangay ng pamahalaan na kilalang talamak ang korupsyon. Ang DPWH ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar na asawa ni Undersecretary Aglipay-Villar. Pero ayon kay Aglipay-Villar, hindi exempted ang kanyang asawa sa investigasyon. Chona Yu, Radyo Inquirer 90, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.